Hi mga ka-friendships! May adlaw sa tanan! Actually mga ka-friendships, may gabi na kasi ngayon mga ka-friendships, actually 10 PM na ng gabi, Saturday ngayon mga ka-friendships. Kahit gabi na, kahit ganitong oras na 10 PM na mga ka-friendships, tuloy pa din tayo, kailangan natin magsipag. Kailangan ko gumawa ng content, sagutin ko yung katanungan ng sender natin kasi ASAP niya kailangan ang kasagutan mga ka-friends sa katanungan niya. Kasi ang sender natin mga ka-friends ay isa sa mga ka-friends natin dito sa YouTube. At nag-send siya ng tanong niya doon sa FB page natin sa Jinggulagula TV. Kaya ngayon, kailangan ko siyang gawa ng content or video para ma-upload natin agad. Pero hindi ko ngayon siya i-upload mga friendship sa mga tomorrow pa Sunday morning or afternoon. Kaya ngayon mga friendships, nakaharap ako dito sa laptop natin. At nandito yung katanungan ni Ma'am Mitch. By the way, si Ma'am Mitch Villanueva, yung sender natin, yung nagtatanong sa atin sa FB page natin at isa sa mga ka-friends natin dito sa YouTube at sa FB page natin, mga ka-friendships. So, babasahin ko yung buong katanungan niya. Actually, mga ka-friends, super haba yung tanong ni Ma'am. Ang dami niya ditong mga follow-up questions. Pero isa-isahin ko, mga ka-friends, para maintindihan, maunawaan ni Ma'am Mitch ang buong kasagutan ko din sa mga katanungan niya, ganun. So ito mga friendships, from Ma'am Mitch Villanueva. Ay, shoutout mo natin pala siya. Hi Ma'am Mitch Villanueva, shoutout po sa inyo and thank you so much Ma'am Mitch ha sa pagtatanong nito. Kasi alam mo Ma'am Mitch, ang dami ding mga katulad sa iyo na sitwasyon or gayto na actually naghihintay din siguro sila ng kasagutan sa ganito. Kaya sa lahat ng mga friends dito, panoorin niyo to, pakinggan niyo nang maayos kung yung mga especially yung mga parehong sa sitwasyon ni Ma'am Mitch. And ito na. So good evening po sir. Ngayon po kasi siya nag-message mga ka-friendships. Gabi na din. Kaya kailangan ko rin sagutin agad kasi kailangan nagtataka kasi siya eh yung paper niya, pertinent paper sa pinasa school hindi gumagalaw. Kaya ito na, basahin ko ng buong katanungan ni Ma'am para masagot ko din ng tama yung katanungan niya. Ayun. So good evening po sir. Sir, ask ko lang po kapag po ba nag-submit na ng application letter at papers sa Prefect School hanggat wala po ba order ang division office na hiring yung papers po ba ay nasa AO or administrative officer 2 lang muna hanggat wala pang order ang division office. Yun ang first tanong ni ma'am. So next is, o dapat po i-submit na sa DO ng administrative office officer ang papers ng applicant once na may nag-submit ang application sa kanila. Pangalawang tanong niya yon, follow up. Kasi nag-submit po ako sa Prospect School ko last November 2025, so last year yon. So wala pa daw po order ang division office na hiring for 2023. So ngayon, April 1, 2023, wala pa daw ang announcement ang division office nila. Kapag daw po ba may order na inform daw po ako para updated ang documents, talaga po ba sir na ang papers ng applicant ay hawak muna ng administrative officer ng school habang wala pang order ang division office? O wala pang announcement, release na memo, ganun yon. Next ng niya is, kapag po ba sir nagbaba ang division office ng order ng hiring buong district na po yon, halimbawa po sa Cavite, kapag po ba nagbaba ng division office ng Cavite buong school po ng Cavite na yon? Abangan ko po yung kasagutan mo sir. Salamat po, pasensya na po sa dami kong tanong. Pasensya na po sa labal. Yung dami ng tanong, pero okay lang yun Ma'am Mitch. At least natin masagot natin isa-isa natin siya. Ma'am Mitch, gito kasi ha. Ang advice ko talaga dito is hanggat walang i-release na memo na hiring yung division, hindi po sana tayo magpasa. Pero ang advice naman talaga dyan din ng mga schools na kung gusto mo mag-apply sa school na yan, kahit walang hiring, magpasa. Kasi ang AO or Administrative Officer 2 dyan na in charge ay tumatanggap yan ng
pertinent papers or application sa mga applicants. Kasi kapag meron daw ng ano daw, announcement or memo na release ang division na hiring, auto-submit nila doon sa ano, sa division. Pero kaya lang, sinabi lang dito sa follow-up din niya is, i-inform ka daw kapag may announcement na hiring yung division. Ganito, i-inform ka kasi para ibigay yung updated na list ng requirements. Kasi kaya nga din ina-advise ko din sa mga applicants na huwag po tayong magpasa ng pertinent papers natin sa school kung yung division na yan ay hindi po hiring. Kasi lalo na ngayon, yung division na yan is transition tayo ngayon, di ba, sa old criteria to new criteria. So, sa magkaiba ang requirements, mga ka-friendships, ha, doon sa old guidelines or criteria ng DepEd for Teacher 1, and iba din yung new ngayon, iba din yung requirements ngayon sa new guidelines for hiring Teacher 1. So, ako, mas gusto ko talaga na, kung ako ha, magpasa ako ng pertinent papers ko kung may memo na release na hiring ang division. Kasi updated yung list at saka alam din natin, aware tayo kung ano yung magiging ano, process or ano yung guidelines ang susundin, yung old ba or new. Kasi magkaibang requirements noon at saka maka-friendships. Alam natin kung kailan ang interview, alam natin kailan ang demo, kailan ang TRF or APT, depende yon. Kasi sa memo na yung mga friends, naka-attach kasi yung lahat. Ang mga dates na dapat natin i-remember. Dates to remember. So, kaya alam natin yung kailan tayo, ano, prepared tayo. Tulad niya sa pinasahan mo, Ma'am Mitch, sa school na yan, na sa prospect school na pinasahan mo. So, yung paper mo, talagang hindi gagalaw yan, hindi niyan ipapasa doon sa division office. Tama yung AO or administrative officer, hindi niya pinasa sa division office kasi yun talaga ang dapat na hindi ipasa kung walang hiring. Kasi kapag ipasa niya doon sa division office, sa HR na mismo sa division, ay possible mawawala yung paper mo. So masasayang yun, yung example, mga C2C lahat yung mga pinasa mo, mga authenticated. So babalik ka sa zero. So okay lang din, safe ang paper mo doon sa AO nakatago sa school na yung pinasahan mo, kasi para at least mabilis ang paper mo mahanap. So kasi sa division super gulo na doon, madami na doon mga papers, 'di ba? So yun, Ma'am Mitch. And then sa next mo naman dito ay kapag nag-release na ba ng order or announcements or memo ang division office, buong Cavite po ba ay inform lahat ng school? Ganito, Ma'am Mitch, ha? Sorry if I'm wrong, and correct me if I'm wrong, ano, mga ka-friends at Ma'am Mitch. Ang alam ko kasi, ang province of Cavite, madaming divisions. Alam ko dyan is division office of DASMA, SDO Bacoor, Division Office of Trece Martires, and then ano pa, Imus. Alam ko marami kasing divisions yan, eh, division offices. So depende kasi yan kung example hiring ang DASMA, Division of DASMA. So DASMA lang yung mag-release ng memo. So pag mag-hiring naman ng Bacoor lang din yun. Yung pag-alam ko, Ma'am Mitch, kasi alam ko ang Cavite is province, tapos marami siyang divisions yon. So hindi po lahat, example kapag ang division lang siya lang yung hiring, kasi kung wala namang hiring doon sa kabilang division, hindi sila mag-release ng ano, memo yon to inform the applicants na hiring. So hindi ganoon, depende po yon, Ma'am Mitch, sa ano, sa division. So sorry kung mali ako, ha, pagkaalam ko kasi maraming division sa Cavite. Pero kung sakali man na isa lang division diyan, pero hindi ako niniwala, kung isa lang division office diyan sa ano, sa Cavite, then ano, yes, lahat ng school ay alam nila yan. Kasi mag-release yan ng letter, circular letter or memo to inform the school, the school heads, at saka yung mga administrative officers na hiring ang division nila, at saka
sa kanila magpapasa kung sa, kung malapit. Kasi ang, yun naman ang advice eh, kung saan malapit yung applicant na school, doon magpapasa. Pero it doesn't mean na doon ka talaga ilalagay kung masaling ma-qualified kayo, tapos may item available. Kung may item available sa kabilang school, doon ka ilalagay. Kasi, pero kaya lang, doon lang talaga ipapasa sa malapit sa bahay ninyo na school. Kasi yun yung ano patakaran, isa sa mga guidelines susundin natin. Yun. So, sa Ma'am Mitch, sana nasagot ko yun. Ulitin ko po, yes, tama lang po yung ginawa ng AO na sa kanya lang yung papers mo at saka hindi niya pwedeng ipadala sa HR sa division kasi wala pong hiring. And then, mas okay yun, safe yung paper mo and then, depende po sa division kung mag-hiring sila tapos kung wala na, kunin mo na yung paper mo, ibigay mo lang sa ibang division. Yun. So, thank you so much, Ma'am Mitch, and see you sa next video. Bye! Love you all!